Alright, so welcome back mga kanatik. Ayan, so for today, pupunta nga pala tayo sa may Caloocan. Ayan, sa may Kera and Quesa Moto Tire Shop. Ayan. So magpapalit tayo ng gulong. Ayan, papahitan ko sa inyo kung gaano kapudpud na yung ating gulong sa likuran. Pero bago yan, syempre, intro muna tayo. Actually, ito yung gulong natin sa likod, which is Safeway tire. Ayan, medyo pudpud na talaga yung gitna niya. Then, sulit na rin itong palitan. Ayan. Then, ito naman yung sa harapan natin. Pirelli Angel yan, medyo papudpud na rin yung gitna niya, no? So, actually, pwede pa naman yan, eh. Ito, kukunin ko pa rin to. Pamimigay na lang natin kung sino may gusto. Pwede ito pang harap, pang likod sa Honda Click. So, tignan na natin mamaya kung anong makukuha natin yung tire dun sa shop. Pero nag-search na rin ako, meron na rin ako napupuso ang isang brand. Update ko na lang kayo pa once na nandun na tayo sa shop. A few inches later. So once again, yung shop na pupuntahan natin is more on tire shop siya sa may Kera and Quesa Motor Tire Shop. Yan, so ipa-flash ko na lang sa screen yung kanilang complete address para sa mga gustong pumunta. Then later on, kahit ako sa inyo yung mga or then later on, may papakita ko sa inyo yung mapipili natin na gulong and then size and then yung pagkakabit ng gulong dito sa ating Honda Clip. I think lumagpas tayo mga kanatik. Nakabila ako para makaikot ako. Tingin ko wala naman tao, pero lumagpas lang talaga tayo. Ikot lang ako. So ito na yung Kera Quesa Motorcycle Tire Shop. Ito tayo. Meanwhile, sabit dyan. Pasok ko dito sa ano eh. Pasok nga lang ito. Tsaka ito. Pogel. Eh, yung ano na lang, 110-80. Ah, 180. Same size na lang.
Meanwhile. Alright, so yun mga kanatig, nakapagpakabit na tayo ng ating bagong front and rear tire, no, sa may Keisha and Kera Moto Tire Shop sa may Caloocan. Ayan. So yung napili nating size ng ating gulong, which is sa front na 9080, ang cost niya is 1,395, and then sa rear naman is 100x80, ang cost naman niya is 1,690. So yung total na nagastos natin dito is 3,085 lang. Pero meron pa tayong mga freebies. So unang-una dyan is free installation na siya. And then palit pito na rin ang ginawa natin. So yung straight na pito natin noon, ginawa na natin nga 45, I think, or 90 degree na pito, no? And then meron din siyang dalawang tire sealant. So nilagay na nila yon upon installation ng ating tire dun sa ating mags. And then, hindi lang yan, meron pa tayong pre-sticker na galing sa kanila, no? So ayan. And then meron din silang shampoo and armor coat, no? Ayan. Tapos merong foam and then basahan. Tapos meron ding magic gatas. Then another basahan. And then hindi lang yan, meron ding Kobe helmet disinfecting foam. Yan. Tapos yung latest na freebies nila, which is itong JRP na belt bag, no? So napakaraming freebies yung pinamibigay nila kapag bumili ka ng bundle or yung set ng gulong para sa iyong motor. Right? So, papakita ko naman sa inyo yung gulong natin ngayon na kinabit galing sa Kera and Keisha Moto Tire Shop. So, ito na mga kanatig yung ating front beast tire. Yan. So, ito yung kanyang markings. Yan. So, ito is 9080 sa halagang 1,695. Yan. And then, ito naman yung ating rear tire. Yan. So, yun yung markings niya. So, ito is 100x80. Yan. So, una, syempre, pinacheck ko kasi gusto ko sana mas malapad pa ng konti yung 110x70. Sabi nung nagkakabit or yung tumingin, is baka sumayad nga naman dito sa ating tire hugger. So, hindi ko na rin siya pinilit. Although, dati naka 110x70 ako na Pirelli Angel. And so hindi ko na rin pinilit kasi sabi nila medyo mas mataas daw yung hulma ng V-Star compared dun sa Pirelli Angel, no? And so nauwi ako sa 100x80, which is yung same size ko, pero I think mas tumaas yung motor ko, no? So tama nga yung sabi nila, parang mas mataas yung hulma ng V-Star. Yan. And then isa sa biniliban ko dun sa kanilang shop is nilinis nila yung aking brake shoe. Talagang inupuan nila yan at nilinis nila yung mga unnecessary na grasa, dumi, alikabok, buhangin. Talagang nilinis nila yan. Yun, doon ako bumilib talaga. Right? And then, kung ano yung mga maluluwag na tornilyo sa akin, sinabi din nila, like nung dito sa ating muffler, medyo maluwag daw. And then, yung isa dito I think is medyo loose thread na. So sinabi din nila sa akin yan. So lahat ng napansin nila dun sa gagalawin nila is sinabi nila sa akin. Tulad din nung pagkatanggal ng gulong, pinakita mo nila sa akin. And then ganun din ng pagbalik bago nila ikabit, pinakita din nila sa akin, no? So ito nga pala yung pinalit natin na pito. Yan. So 45 degree pala siya mga kanatik. Yan. And then dito naman sa harap, yung pito niya is yan. Easy access na lang siya, no? Alright, so hanggang dito na lang mga kanatik. Hopefully kahit papano is nakatulong itong video vlog natin for the day. So you know the drill. Please like, share, and subscribe, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na i-upload mo natin. Once again,
Ako ang inyong lingkod, Click Natik, signing off.